Ngayon ay pag-uusapan natin ang learning delivery modalities for school year 2020-2021 ng Department of Education o DepEd. Ang pagbubukas ng klase ay hindi ibig sabihin ay kailangang pumunta ng mga mag-aaral sa paaralan para pumasok at matuto. Ang ganitong klaseng senaryo ay magdedepende sa klase ng sitwasyon ng ating lugar o pamayanan, na batay sa pamantayan ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH, Interagency Task Force o IATF, para sa pagmamaniobra ng kumakalat na sakit sa ating bansa, at ang Office of the President. Ang learning delivery modalities na pwedeng gamitin ng mga paaralan ay kombinasyon ng alinman sa mga sumusunod, depende sa kung anong sitwasyon natin sa banta ng COVID-19, partikular na ang ating mag-aaral sa ating pamayanan. Magsimula tayo sa face-to-face learning. Ito ay isang uri ng learning delivery modality na kung saan ang mag-aaral at ang guro ay parehong pisikal na nasa loob ng silid-aralan at may oportunidad na magkaroon ng aktibong interaksyon at agarang sagot at pag-unlad ng pakikisalamuha at pakikisama sa kapwa mag-aaral. Ayon sa ating Pangulo at sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, ay no face-to-face learning ang mangyayari ngayong pasukan sa Agosto. Dumako naman tayo sa distance learning. Ito ay isang uri ng learning delivery modality na kung saan ang pagkatuto ay sa pamamagitan ng guro at mag-aaral na magkalayo sa oras ng pagtuturo. Mayroon itong tatlong uri at ito ay Modular Distance Learning or MDL, Online Distance Learning o ODL, and TV Radio Based Instruction. Unahin natin ang Modular Distance Learning. Nakapaloob dito ang individual na pagtuturo na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na gumamit ng mga self-learning modules or SLM sa print o digital format or electronic copy, alinman ang naaangkop sa konteksto ng mag-aaral at iba pang mga mapagkukunan ng pagkatuto tulad ng mga learner's material, mga aklat-aralin, activity sheets, mga gabay sa pag-aaral at iba pang mga materyales sa pag-aaral. Nag-a-access ang mga mag-aaral ng mga soft copy ng learning materials sa isang computer, tablet PC, or smartphone. Ang mga CD, DVD, USB storage at mga application na nakabase sa computer ay maaaring magamit ng lahat upang maihatid ang mga materyales sa pag-aaral, kasama ang offline na e-book. Gagawin ng guro ang responsibilidad sa pagsubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay maaaring humingi ng tulong mula sa guro sa pamamagitan ng email, telepono, text message or instant messaging, at iba pa kung maaari. Ang guro ay dapat gumawa ng mga pagbisita sa bahay sa mga mag-aaral na nangangailangan ng remediation o tulong. Ang sinumang miyembro ng pamilya o iba pang stakeholder sa pamayanan ay kailangang maglingkod bilang parang isang guro. Dumako naman tayo sa ikalawa na kung tawagin ay online distance learning. Nagtatampok ang guro bilang tagapangasiwa, nakikibahagi ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga teknolohiya na naa-access sa pamamagitan ng internet, kahit magkalayo sa bawat isa sa panahon ng pagtuturo. Ginagamit ang internet upang mapadali ang komunikasyon ng guro at mag-aaral maging ang komunikasyon ng kapwa mag-aaral. Ang dalawang uri na ito ay tinatawag nating synchronous online learning at asynchronous online learning. Sa synchronous online learning ay parang face-to-face learning, subalit sila ay magkakaharap sa pamamagitan ng internet at ng mga gadgets. Nangangailangan ng stable internet connection dito. Ito ay mas interactive kaysa sa iba pang mga uri ng distance learning at agaran din ang pagtugon dito. Ang pangalawa ay ang asynchronous online learning.
ito ay hindi na kinakailangan ng online presence ng guro. Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-download ng mga materyales mula sa internet, kumpletuhin, at isubmit ang assignment online. Ito ay sinasagawa ng epektibo sa pamamagitan ng paggamit ng isang learning management system or LMS o mga kaugnay na teknolohiya. Ang DepEd Commons at LR Portals ay nasasailalim sa kategoryang ito. At ang ikatlong uri ng distance learning ay TV or video-based instruction. Gumagamit ng mga SLM na converted sa video para sa television-based instruction at sa mga SLM naman na converted sa script ng radio para sa radio-based instruction. Ang distance learning modality ay isa sa pinakamabisa para sa mga independent learners at ang mga mag-aaral na nasusubaybayan at natututukan ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Ang hamon dito ay sa mga mag-aaral na walang kakayahan para sa independent learning. At ito ay pinagdidiskusyonan pa ng Department of Education, iba pang partners nito at ng mga magulang. Dumako na tayo sa ikatlong uri ng learning delivery modalities. At ito ang blended learning. Tumutukoy ito sa isang learning delivery modalities na pinaghalong face-to-face learning sa alinman sa mga distance learning tulad ng online distance learning, modular distance learning, at TV or radio-based instruction. Ang blended learning ay magbibigay daan sa mga paaralan na malimitahan ang face-to-face learning, matiyak ang social distancing, at mabawasan ang dami ng mga tao sa labas ng bahay sa anumang oras. Ang kritikal para sa pagpapatupad nito ay ang produksyon ng mga kinakailangang teachers and learners learning materials. Ang LR Portals at DepEd Commons ay mamamaximize dito. Pati na rin ang suporta ng mga institusyon ng media tulad ng mga istasyon ng TV at radio. At ang pinakahuling learning delivery modalities na meron tayo ay ang homeschooling. Ito ay isang alternative delivery mode or ADM na naglalayong makapagbigay sa mga mag-aaral na maka-access sa tinatawag na quality basic education sa pamamagitan ng home-based environment sa pangangasiwa ng mga kwalipikadong magulang, tagapag-alaga o tutor na sumailalim sa pagsasanay. Pinapayagan itong turuan ng pamilya ayon sa kanilang personal faith, philosophy, values, at ayusin ang schedule ng pag-aaral depende sa schedule ng pamilya at gawain sa tahanan. Gayunpaman, marami pa rin mga issue sa pagpapatupad nito, kabilang na ang pangangasiwa ng mga lisensyadong guro at pagsasaayos sa kurikulum. Subalit ang mga modality na ito ay depende pa rin sa i-issue ng Department of Education tungkol sa pagpapalawak nito. Ang aking sources at references na ginamit dito ay hango sa Department of Education. Kung may napulot kayong kaalaman sa panonood ng video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para kayo ay maging updated sa mga pinakabago pa nating mga videos. If you enjoyed this video, don't forget to hit like, leave a positive comment, and share this video. Happy learning everyone, and thanks for watching!